Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po yung maglalaro ako gamit ang aking main account. Tara, samahan niyo po ako. Maghahanabi sana ako dahil nakita ko open siya. Ngunit binan siya ng kabilang team. Kaya minabuti ko na lang mag-antay at mag-adjust kung ano yung kulang ng aming team. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds. Mahalaga kumpletong bawat parte ng isang team. Merong tank, merong MM, merong fighter, merong jungler, at may mage. Kapag gumagamit ng tank, or specifically si Akai, mas pinipili kong mag-invade sa early rounds. Pumupunta muna ako sa blue buff at pag nakita kong nandun yung jungler nila, tatry ko i-delay, takunin nila yung blue buff na yun. Parang sa ganun, magkaroon yung jungler namin ng marami pang oras para mag-invade sa kabilang buff nila. Tinitignan-tignan ko rin sa mapa yung MM namin, pero since 1-on-1 naman sila doon, mas minabuti ko na mag-roam muna dito sa gitna dahil mas kailangan ako dito. Nagkamali ako ng move dito, hindi dapat ako nag-overextend sa radius ng team namin. Na-expose to rin yung farsa namin sa likod at namatay. Napansin ko dito na parang lagang MM or medyo mahina lang talaga sa pag-anticipate sa kalaban. Pagtangkang yung gamit, huwag mo kalimutang i-zone yung kalaban para siguradong nakalalamang kayo dun sa isang specific area na balak mong zone. Nagkaroon kayo ng miscommunication nung karina. Ang akala ko ay pupunta na siya sa turtle ngunit pumunta pa siya para kumuha ng blue buff. Marahil nakikita na rin niya sa kanyang mapa na palaging namamatay yung aming MM, kaya mas minabuti na rin niya pumunta muna sa top para i-balance yung lane. Kung mapapansin nyo yung aming MM, mas madalas pa siya nakatayo sa isang lugar kaysa lumalaban. Kahit kung sumido na kami ng jungle sa kanya, hindi namin siya tinatrash ko. Pinapabayaan lang namin siya na makuha yung momentum ng laro niya. Dahil Vic sana yung kukunin niya, nag-adjust lang din siya para sa magandang composition ng aming team. Kudos sa'yo pare ko, isang alamat. Sinabihan na ako nung karina bumunta sa top lane para assist yung MM namin. Sumisignal ako para pumunta siya din, ngunit ewan ko ba bakit di niya nakikita. Sana napansin niya na yung signal ko dahil papasukin ko talaga itong dulo. At ayun, napansin niya na. Maraming salamat sa iyo kuya, isa kang alamat. Pull me through anything.
Ayun, natapay-SS na ako nung wala sa oras. Medyo kinabahan dahil sa dami ng CC na sinalo ko galing sa aming mga kalaban. Uwi na sana ako, pero nakita ko yung aming ngayon na kinakata yung Lord. Kaya hindi na muna ako umuwi, tinulungan ko siya dahil alam ko na makukuha ng kalaban to kung siya lang nandito. O, diba? At di pa na-solve yan. Sinasabihan ko na siya mag-retreat, sumugot pa rin sumugot. Pinanatan yung creeps at namatay. Kasi talagang alamat si Kuya. O ate pala, dahil yung pangalan niya May, baka naman babae talaga siya. Shoutout sa'yo ating isang kaalamat. Kapauwi na lang at nahatak pa ako ng Minchitar, pagka malas talaga. Sinasabihan ko na yung Karina, nang malmalang. Dahil napapansin ko, gigil na gigil na siya ubusin yung mga kalaban. Sinasabi ko sa kanya na kapag siya'y nawala, malaki ang chance na kami ma-wipe at matalo pa sa laban na ito. Buti na lang, nag-step up yung alpha namin para isalba kami. Kudos sa iyo kuya, isa ka ring alamat. Maraming salamat po sa mga nanood at kung nagustuhan nyo, pwede po kayong mag-subscribe o mag-follow sa aking Facebook at YouTube channel. Maraming salamat po uli. Ako si Boy123. Hanggang sa muli!